Ay, nako. Totoo yan, partner. Puro politika. Pero yung problema ng West Philippine Sea, eh, hindi yun, pa rin nabibigyan ng konkretong... Ano ba ang tama dapat pa nating gawin dyan? Eh, di ba, binabanggit nga natin, partner, noong mga nakarang araw, etong usapin ng West Philippine Sea, gamit na ito sa mga politiko, lalo tigit sa panahon ng eleksyon. And yet, partner, nandyan pa rin ang problema. Hindi pa rin mas lalo pang lumalala. Partner, kasi ito eh. Ito yung nakikita ko ng partner. Kanina ko lang talaga napanood yung iba na mga video. Oo. Kung paparoon ulit na water cannon, yung ano natin, yung Philippine vessel natin, na ikukumpara mo sa Philippine Coast Guard, sorry, sa Chinese Coast Guard. Oo. Sa vessel. Walang wala, partner. Made of food nga yung atin, di ba? Oo. Tapos, winater cannon, tapos nakita ko yung lakas, kasi ito ah, 30 feet ng first post, partner. Nung winater cannon, yung bandang harapan ng vessel natin, partner. Kita mo, sira yung unahan eh. Oo. Alam mo, parang, alam mo, sabi ko nga, minsan, di ba? May mga nasaktan pa nga dyan, partner eh. May mga nasaktan pa na mga opisyal. Oo. May mga nasaktan pa nga dyan, partner eh. May mga nasaktan pa na mga opisyal. Oo. Oo. Partner, may mga pagkakataon, di ba, minsan tayo, kung issue lang sa Pilipinas, sabi natin, ano ba ito, nakakasawa naman sa Pilipinas, puro politika. Di ba, para bang, pag-ilita yung Pilipinas, pero partner, pag ibang bansa, dahil mo nang aapi sa Pilipinas, di ba yung damdang? Oo. Di ba? Alam mo, yung parang tipo nung nakita ko yun, parang mangiyak-miyak ako to the point na parang, di ba parang sobrang kawawa na yung lagay na. Mm-mm. Di ba? Para bang, kung mahal mo talaga yung Pilipinas, yung puso mo parang mabibiyak sa kalungkot. Mm-mm. Di ba? Parang nakakalungkot siya to the point na, bakit tayo lang? Bakit tayo lang yung nagaganito? Kasi sabi ko, yung ibang bansa naman na may claim din
sa bandang, I mean, kami sa bandang ano, sa bandang West Philippine Sea, sa China Sea. Umaga maraming mga countries na nakiklaim sa bawat lugar nila, di ba pa? Oo. Pero bakit tayo lang, kasi yung Vietnam, lumalaban yan eh. Oo. Ipapakita ng ano yan eh, ng aggressiveness kapag ang China eh, pupunta-punta na sa kanilang lugar. Ang Japan, pati nga Taiwan, di ba pa? Pero bakit tayo, para bang, ang sakit sa dibdib na nakita mo na kumukaway-kaway na ng bandera puti, partner. Mm-hmm. Hindi pa rin sila tinigilan ng Coast Guard ng China. Meron, di ba? Para bang ang tagal-tagal na naman partner rin ng BRP Sierra Madre dyan, 1999 pa. Uh-oh. Remember, 1999 pa. 24 years na nakadaong yan dyan, pero parang wala namang issue. Oo. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, partner, parang ganito yan. Siguro at that time, hindi pa nakikita ng iba kung anong potential ng ayunsyon. Oo. Pero, di ba? Ang sinalaman nila na may mga treasure pala dyan. Siyempre, yung oil kasabi nila, di ba, partner, na maaaring makuha o mag-drill. Kasi parang, at that time, panahon yata ni Pangulong Lord, nakipagtulungan sila sa China, i-explore kung ano yung pwede ng dito. Ilang linggo lang matapos si Bunyag ng correspondence na may kinalaman pala ang Spratly Island sa mga anomalyang yumayanig ngayon sa pamahalaan. Sabi niya dyan, yung moderator greet. Nilabasan na ang maraming balita tungkol dito. Lahat ng tao gusto malaman ang totoo. Sa Spratly nga ba nagmula ang lahat ng questionableng proyektong iniimbestigahan ngayon ng Senado, gaya ng North Rail, South Rail at ZTE na tagtag daw ng patong at korupsyon? Totoo nga ba ang hinala ng Pilat na kapalit ng 8 bilyong dolyar na pautang mula sa China ay ang pagpayag natin na makapasok ang China hindi lang sa mga pinagtatanong ng Spratly kundi pa sa teritoryong malinaw namang sa atin? Ilang gera na ang pumutok, ilang buhay na ang binwis sa ngalan ng sariling lupa. Pero ngayon, bakit meron tayong kahati sa lupang inaangkin natin? Lumabag ba sa batas ang isang kasunduang pinasukan natin kasama ang China at Vietnam? Nga ba ang naging kapalit nito? Noong 1956, inangkin ng Pilipinong si Tomas Cloma ang ilang isla ng Spratlys. Pinangalanan niya itong mga Kalayaan Islands. Sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos, napaigting ng Pilipinas ang hawak natin sa Kalayaan. Siya ang nagpadala ng mga unang sundalong magpapantay doon. Noong 1978, formal niyang dineklara ang Kalayaan bilang munisipyo ng Palawan. Marami pa rin naninirahan doon hanggang ngayon. Langis ang target ng mga bansang nag-aagawan sa pag-aari ng Spratlys. Pwede na umabot ang 200 milyong bariles ng langis ang matatagpuan sa ilalim nito. 200 billion barrels of oil ang nandiyan sa may Spratlys area. Billion barrels of oil times $100 per barrel. Yung mga $20 trillion. Mahirap bilangin yan. March 14, taong 2005. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsanig pwersa ang mga bansang China, Pilipinas at Vietnam. Pumirma sila ng kasunduan para sasabay na maghanap ng langis sa Spratlys. Makikilala ang kasunduan ito bilang Joint Marine Seismic Undertaking, JMSU. Sa kopya ng JMSU na nakuha ng The Correspondent, pwedeng maghanap ng langis ang grupo sa loob ng Spratlys at iba pang bahagi ng South China Sea. Mahigit 100,000 kilometro kwadrado ang sakop ng area nila. Seismic study din ang tawag sa gagawin nilang pananaliksik o paggamit ng sound waves para matukoy ang kinalalagyan ng langis sa ilalim ng dagat. Di maghuhukay kaya hindi makakasira sa karagatan. Most probably nakita yan. Kaya medyo naging agresibo after that. Mm-hmm, diba yung panahon ni Kino yung nagkaroon na ng issue about sa West Philippines? Oho, oho. Kaya mas lalong, lumalim ang kanilang interes. Yes. Oh, kasi ang diba? Sinasabi nila ngayon, partner, tayo pa daw ang lumalabag. Oo, tayo pa daw ang lumalabag at tayo ang pumapasok sa, ha? Di umano'y teritoryo nila. Teritoryo nila. Teritoryo nila. Yun nga, partner, diba? Totoo ka. Meron naman ang decision dito yung ayunsyon is part sa exclusive economic zone. Siyempre, ayaw lang itong i-recognize ng China. Hindi nga siya participate, di ba, sa hearing na yan. Diba? Oo. Sa proceedings na yan, hindi siya nag-participate. So, di ba, kung ito naman, nabansa ka, kung alam mo na meron kang laban, sabihin mo,
at based sa records ay mayroon ka, bakit hindi ka magpa-participate? Tapos magmamatigas ang ulo mo. Mm-hmm. Diba? Tigas ulo mo na hindi namin susundin yan. Tapos sasabihin mo, Jake, eh wala ka nang pinangahawakang anumang dokumento o anumang no. historical parang historical facts or records. Mm-mm. Diba? Eh sa akin ng partner, kung talagang inyo yan, eh di sana lumaban kayo. Then prove your document. Mm-mm. Actually, diba? Kasi kami naman. Oo. Oh, partner. Yeah. Actually, yan ang challenge kanina ni DND Chief Teodoro partner. Gilbert Teodoro, Defense Secretary Gilbert Teodoro. Sabi niya, ang challenge niya sa China to put its a sovereignty claim to arbitration. Oh, sabi pa niya, kung talagang gusto nila, kung talagang siguro, hindi sila natatakot na ihayag sa buong mundo ang kanilang claim. Eh bakit hindi tayo mag-arbitrate sa ilalim ng international law para maliwanag sa lahat kung ano ang karapatan ng kahit sino? Eh, pero ayaw ng China eh. Hindi nga pinapansin yan eh. Ito nga partner, di ba? Kung itong news na to, itong nakaraang pag-water cannon, maraming bansa ang deeply concerned sa nangyayari sa atin. Ang dami nagpahayag partner ng concern, mga bansa partner. US. Okay. Germany. Mm-hmm. France. Japan. Diba? Marami. Czech Republic. Denmark. Partner. Marami. Canada and Australia partner. Sabi nga ni ano, diba? Yung German ambassador sa atin partner sa the Philippines. Si Andres Michael Papanusha. Eh dapat daw irespeto yung UNCLOS partner. Oo. Saka yung freedom of navigation. Oo. Eh diba sabi din naman ng US, ididepensa kung magbibigyan tayo ng support. Mm-hmm. Ididepensa nila ang Pilipinas. Eh, nag-react nga ang China partner. Oo. Nag-react siya, spokesperson, ano yun, Jillian, Alin Jian. Sinabi niya na dapat hindi makialam ang US dito. Uh-huh. Diba? At kung ma-hurt or kung baga masasaktan ang soberenya daw ng China at yung karapatan nila, diba? Sa kanilang teritoryo, eh lalaban sila. Mayroon不是南海问题的当事方, 也无权介入中非两国之间的涉海问题。 美菲的军事合作不得损害中方在南海的主权和海洋权益，更不能以此为菲律宾的非法主张站台背书。中方将继续采取必要的措施，坚定捍卫自身的领土主权和海洋权益，维护南海的和平稳定。 Maraming nagsabi na ito ay violation ng international law. Mm-hmm. Kahit sa, kung hindi ako nagkakamali, pati si Mr. Powell, nasabi niya, this is definitely a violation. But the China Coast Guard reversed the blame and said it was the Philippine ships that were actually intruding, a claim countered by a maritime security expert. This is clearly a blockade. The arbitral tribunal was extremely clear that under UNCLOS, this lies within the Philippines' exclusive economic zone. So there is no sense in which international law backs China up on this. So kaya diba, ito mga bansa na to, mga banyaga patupan. Tandaan mo, ipakita sila ng concern. Pero, kung pagtatapatin mo yan, partner, ulitin natin, na-content na natin ito, naging episode na natin ito. Diba? Sinasabi pa ni international law lawyer din, diba, partner? Si ano? Si Attorney Harry Roque. Mm-mm. Never yan bilanggit. Yung never niya nabanggit kung ano ang naging violation ng China. Kung di ako nagkakamali, partner, sinabi pa nga niya, tayo yung nagpo-provoke. Mm-hmm. Remember that, partner? Tayo ang nagpo-provoke dahil
niya. Sinabi niya na meron talagang deal. Ba? Na dapat hindi tayo magdadala ng repair materials papuntang BRP Sierra Madre. Deal yan. Deal nila yan. Pero mabalik tayo, bukod pa doon sa gusto nilang ma-provoke ang Americans na tumulong sa atin using the MDT, kaya talagang sila, tayong mga Pilipino ang nagpo-provoke. O bakit ba sinasabi nagpo-provoke? Talaga naman po may agreement na status quo. So hanggang hindi tayo magpapadala ng repair materials sa Sierra Madre, hindi nila pipigilan. Pero nangyari po, kaya tayo nawa-water cannon, talaga nagdadala sila ng repair materials. Alam naman nila na kapag may repair materials, talagang hindi tayo papapasukin. Pero paulit-ulit nilang ginagawa. Bakit? Kasi nga gusto nila na talagang ang China maging mas aggressive, para pag naging mas aggressive ang China, sasabihin natin, Uncle Sam, tulong! Mutual Defense Treaty! Oh, pero partner, ito lang kasi ang pinagtatakahan ko, kung yan ang kanyang sinasabi, eh di ba yan din ang alegasyon ng China dito sa ano to, sa resupply mission na ginagawa, di ba, ng ating barko doon sa Sierra Madre. Kasi ang sinasabi nila kung bakit hinaharang nila, pinipigilan nila yung ginagawang pagre-resupply dahil mga construction material daw ang dinadala natin doon sa BRP Sierra Madre. Talaga, partner, na x-ray ba nila yung ating vessel? Para makita na kung x-ray vision ba yung kanilang ano? Hindi. Ang kaya nga, partner, purely allegation nila yan sa atin. Na pero, bakit parang... Even if, partner, even if, i-assume natin na food lang. Food supplies lang. Oo. Diba? Unang-una, ano ba yung ebidensya nila na nagdala ng repair material? Ano ba wala nga? Oo. Wala silang karapatan. Kasi partner, naglalayag lang yung barko natin. Makikita ba nila sa loob ng barko natin kung anong laman? Oo. Kung ano yung iaabot natin sa mga sandalihan natin o navy natin doon sa BRP Sierra Madre? Mm-hmm. Makikita ba nila kung anong laman nung vessel natin na kung anong dadalhin to? Oo. O may nag-tip sa kanila? Ay, baka naman partner may nag-tip. Baka may spy. Diba? Tandaan mo. Exactly, partner. Natin, oo. Napuntahan natin, natauhan ng 36 Chinese National. Oo. At hanggang ngayon, nandyan pa pala. At hanggang ngayon, partner, nandyan pa pala ang mga yun. Nandyan pa rin. Kaya nga sabi nga ni Suarez, wala pa. Nandyan pa pala, partner. Kanina kaya nga magpapatawag sila uli ng hearing sa kung paano tanggalin. Kasi ito palang mga ibang nationals, kasama na dyan yung mga Chinese na pumasok dyan sa Tifilip. Sabi ng Philippine Coast Guard, ito daw ang mga tumutulong sa ginagawang relief operation, yung pagbibigay ng tulong. Oo, kaya nga, partner, eh. So, ang sabi ni, I think it's Congressman Barbers, ang kine-question si ang PCG. Bakit? Ah? Ito pang mga Chinese. Sabi 2023, partner, sabi ni Admiral Commodore Gaban? Oo. Oo. December 2023, natanggal na. Oo. So, meron pa rin ba? Yeah, ito kanina na may nabasa ko, partner, eh. Hinahanap ko ngayong ano. So, kung meron yan, partner, anong effect niyan, di ba? Yeah, tama, partner. At... Di ba? Yes. So, kaya... Bakit hindi pa yan matanggal? Kung volunteer lang naman na pinag-uusapan natin, sabi nila, voluntary lang naman ang pagkuha sa kanila at pagpasok nila. So, bakit nandiyan pa? So, meron ba nakakamanman sa ginagawa ng nagdadala ng supplies doon sa BRP Sierra Madre? Nakakataka yun, partner. Oo. Ba dapat matanggal na yan? Sino ba? Una-una, sabi nga nila, pinasok yan 2 to 3 years ago. So, matagal-tagal na rin, partner. Mm-hmm. Diba? So, kaya nga, partner, diba, kung isipin mo, ibang mga bansa pa
foreign national spy, yung nagpapakita ng concern. Pero yung ibang mga Pilipino na pinapaboran pa yung Chinese patungkol dito sa West Philippines. Lumalabas po na parang tayong nang bangga. Hindi malinaw sa atin yan kasi ang road natin sa traffic natin is left-hand drive. Pero yun nga po, pagdating sa karagatan, right-hand drive ang sinusunod. So ang overtake ng left-hand drive ay nasa left side. Kasi nga left-hand drive, so makikita ng driver kung sino yung nag-overtake. Pero sa dagat po, right-hand drive, so dapat ang overtake mo nasa right side. Baliktad nga po. Eh lahat ng banggaan natin, ang Filipino ship ay nasa left side na hindi siya dapat naroon. Dapat nasa starboard side. Okay. Nakakalungkot yung partner. So kung ibabangga nga natin kung ano yung opinion nila ato ni Harry Roque, yung mga, siyempre, mga tao ni Pangulong Dati, Pangulong Duterte, sa mga opinion din ng ibang mga experts sa international law, ay sino ba ang mas napanipaniwala? Yung may kinikilingan ba o yung neutral lang ang pananaw basta sinusunod yung batas tungkol sa UNCLOS? Mm-hmm. Diba? Eh, yun ang sabi natin, partner. Kapag ka kasi meron kang kinikilingan, yun, pag meron kang ibang pinukunteriya, iba na yung nagiging utak mo yun. Nagiging iba na yung opinion mo. Kung ano yung sasabihin nung kung sino yung kinakampihan mo, papanig ka pa dun eh. Lahat nga namang hihing kasirean, mukhang sa atin mapupunta. Katulad ng, ito, partner, nakita mo ba yung winater cannon, di ba? Kung paano kinap? Yes. Kung paano ulit kinap ng Chinese vessel yung vessel natin? So, paano yan? Ano natin? Oh, sabi mo kapag ka nasa right, tama. Parang yung overtake, right, tama. Di ba? Parang ganun yung dating eh. Di ba? At tayo ngayon ang nasa left, so tayo yung mali. Diba? Parang, eh, kaya pa paano yan? Kung tayo na yung sinat. Kasi binabanggit natin natin at Tony Harry Roque, dapat nasa right side yung tama. Oh. Eh, kung nasa right side niya, eh, sinat naman yung vessel natin. Sino pa rin nagpo-provoke? Sino pa talaga nagpo-provoke dito, partner? Ang daming bansa nagsabi, yung provocation na ginawa nila, eh talagang ito ay nagpo-provoke sa Philippine vessel natin. Di nga lang tayo lumalaban, partner, kasi ayaw natin ng gera. Oo. So, partner, sa tingin mo lang, anong pinagpunan ng bakit ganito tayo tratuhin ng China? Mm-hmm. Bakit? Ano sa tingin? Yung sarili mo na opinion. Anong pinagmulan nito? Alin, partner? Saglit, kasi... Kung bakit ito yung pagtrato sa atin na para bang kung sa ibang bansa, medyo alok pa sila eh, takot pa sila eh. Sa atin parang icy water cannon nila, wala silang paki. Maglagay ng boya dyan, wala silang paki. Walang respeto sa atin. Diba? Kasi pag lumaban pa tayo, gigirahin natin kayo kasi teritoryo natin ito. Bakit kaya ganun ang treatment? Sa tingin mo, Pat? Kasi partner, masakit man talagang... Lumaki ba ang ulo? Lumaki ba ang ulo ng Chinese? Aminin, masakit mang isipin, pero partner, tayo medyo ano pa hindi tayo nagre-react, partner, di ba kagaya ng ibang mga bansa dito sa ginagawa sa atin. Puro tayo siyempre nandoon sa diplomatikong paraan. Kahit winawasak na yung barko na nagsasagawa ng resupply sa ating mga bayaning kababayan dyan, ganun pa rin yung approach natin. Kaya ang iniisip ng Chinese, kayang-kaya natin to. Tingin ko, partner, medyo lumaki yung ulo nila. Oo. Lumaki yung ulo nila nung panahon ni Pangulong Duterte. Okay. Kasi nung panahon ni Pangulong Pinoy, lumalaban pa tayo kahit paano. Legal na pamamaraan. Mm-hmm. Hindi man sa puwersa, hindi man sa physical, pati kahit paano lumalaban sa pinaglalaban natin through legal means. Diba? Kaso-kaso, protesta-protesta, diba? Nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, parang na-pamper ang China. Diba? Parang lahat ng pwedeng
maibigay ng Pilipinas, ibibigay during the time of Pangulong Duterte. Diba? O mangisda, sabay mangisda ang Pinoy. Sa exclusive economic zone ng Pilipinas, bigay. Which is wrong. Mali. Diba? Kasi pag exclusive, kaya nga, the word exclusive, para sa atin lang. Diba? Bakit mo inano? Bakit mo para sinugal? O sige, hati, para walang gulo. With that partner, na sige, hati, para walang gulo. O all exploration, ate, diba, partner, ang nangyari, nag-gauge talaga ng China, ano ang lakas ng Pilipinas? Kung may lakas ba yung Pilipinas? Hanggang saan ang Pilipinas? Mm-hmm. Diba? Masyadong na-pamper, diba? So, mas so, lalong ipinakita natin yung takot natin? Oo. Noong nakarang administrasyon? Siguro, hindi buong Pilipino ang nagpakita ng takot. Ang tingin ko, nagpakita, hindi ko alam kung takot ba yung kay Pangulo Duterte. Oo. More kasi, on, well, sa meron na silang secret deal, partner. Kasi, meron na silang secret deal. Oo. Ito, partner. Ito yung sinasabi ng dating administrasyon tungkol nga rito sa issue ng Sigalod dyan sa West Philippine Sea. Ang sinasabi, hindi kaya natin makipaggera sa China. Okay? Hindi natin kayang makipaglaban dito sa malaking bansa. I announced a change of the direction of our foreign policy from being pro-Western to just neutral. Just playing it safe in the meantime because it there might be really a trouble a brewing. So, nandito lang ako sa gitna. That's the reason why I went to China and I was prudent enough to bring along my cabinet members at the time, early days. Some of them are now here. Yung mga military, sir, General Anyu was then General Chief of Staff. Delphine Lorenzana, Secretary Lorenzana was my dear, hindi. Pati maraming Esperon was there, sir. So just to make sure. And pointedly, I said to President Xi Jinping, in front of everybody, the two panels opposite each other. Sabi ko, Mr. President, there was a long discussion. But I said, Mr. President, I know that we have conflicting claims. But, you know, I have plans of going to the West Philippine Sea to dig my oil. Tapos, sir, ang sagot ni President Xi Jinping, almost in whisper, parang ganito, sir, magkaharap. Sabi niya, in front of the witnesses that I brought along, just to make sure that I will be correct all the time, be prudent about it. Sabi ko, magdig ako ng oil. Sabi niya, in whisper, you know, Mr. President, please do not do that. Please do not do that. You will just shut up. Or, you know, we have a new beginning here, new friendship found. But if you do that, he said in the almost whisper, there will be trouble. Kaya, sa panunin ni Pangulong Duterte yung nag-start na hindi natin kaya, anong gusto mo, padala kong dala doon, lahat patay. Ganun lagi yung pag gusto niyang pakita. Yes, okay, kaya partner, hindi natin kaya. Dinadaan sa maboteng usapan. Si ganun na lang ang respeto ko kay Xi Jinping. Matakot ko. Sabi nila, they will not build, they assured us, they will not build anything there sa Scarborough Shore. Maniwala kayo kasi yan ang commitment sa akin ng China. And galing kay si Xi Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We see. Libre na lahat. Parang ganun diba? Maboteng usap. Baka pwedeng idaan natin yan. Parang ganun ang
ginawang ginamit na strategiya noon ng nakarang administrasyon. Eh, baka pwedeng gawing kaibigan muna, baka makuha sa ganong ano partner, sa ganong paraan. Yan nga, gaya ng sinasabi ko nga kanina, baka madaan natin sa mabuting usapan. Pero partner, kasi ano eh, siguro mali yung papalong i-approach. Oho. Kasi tayo, sinabi natin, di natin gusto ng war. Oho. Bangka kayubi, pakirimbay mo nga ako, kami. Kasi ang alam ko, nung panahon ni Pinoy, sinabi niya, na wala, na hindi naman tayo makikipag-war more on the protest. Pero parang hindi naman yata na motawi sa bibig nung panahon na yun na hindi natin kayang lumakas. Uh-huh. Baka nagkakamali ako, baka may nasabi si Pinoy na hindi natin kaya. Correct me if I'm wrong. Pero mas nabinig natin na hindi natin kaya panahon ni Pangulong Duterte. Uh-huh. Sukong-suko agad eh. Yeah. Diba? Tatapon nga sa wastebasket yung decision eh. Napabor sa atin eh. Kasi di natin kaya. Kung doon na barko, China na. Wala na tayo. Yun ang history. Tapos nag-file sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay between nations, yung papel, wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, ano, pagka ginusto nilang ganyan, tayo nanalo. Ngayon pagdating ko, ang barko nandyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipursu mo. Pinursu ko. Wala nangyari. Sabi, actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa iyo, bigay mo sa akin, sabihin ko, putang ina, papel lang yan. Itatapong ko yan sa wastebasket. Diba? So, diba, ang sakit sa akin, bakit si ka, alam mo, partner, parang sa chess, mm-hmm, nilaro ka ng chess, lahat ng phone mo, lahat pa ng mga sundalo mo nasa gilid mo, tapos new hari agad sinabi, hindi namin kaya. Talo agad. Uh-huh. Ganun ba yun? Parang mali eh. Ikaw na presidente, di ba? Ikaw yung dapat na huli, sumusuko. Uh-huh. Parang pala kasi yung tao mo. Di ba? Ganun na ba yung dapat sa pagiging hari eh. Uh-huh. Kasi ganun ang normal. Uh-huh. Ikaw ang mahuhuling sumusuko dahil italaban mo yung karapatan mo, teritoryo mo. Eh sa Pilipinas, sabi pa lang ni Pangulong Duterte, di natin kaya. Tapos natin sa waste canyon or waste basket itong decision. Uh-oh. Eh, yung sundalo ko kaya pa eh. Uh-oh. Ikaw sumuko ka na. Paano kami nalaman? Pagtakot ka, eh di ba nakakot kami? Oo. Kasi nung panahon ng nakarang administrasyon, partner, parang ang iniintindi, di ba, ng dating administrasyon ni former President Digong ay yung sitwasyon ng mga mangingisda. Okay? Kasi yung mga mangingisda natin, talagang apektadong-apektado na ang kanilang kabuhayan. Dahil hinaharang nga nitong mga Chinese Coast Guard, itong ating mga mangingisda, pag sila ay nangingisda dyan sa may Ayungin Sol, sa West Philippine Sea. Kaya hindi sila makapaghanap buhay. Di ba ang dami dating mga nagrereklamo na nakuapektado yung kanilang mga ang kanilang hanabuhay at gobyerno na nga ang nagbibigay ng suporta sa kanila dahil sa sitwasyon nila ngayon. Kaya nag-isip ng paraan ang dating administrasyon na para nang sa ganun mabigyan o makapasok uli itong ating mga mangingisda para makapaghanap buhay dyan sa Ayungin. Pero partner, no. Hindi ko alam kung yun ang tamang decision. Oo. Na, parang ito eh, if you can't beat them, join them, ganun yung dati. Diba? Hindi namin kayo siya, sige, join na lang kami sa'yo. Kung ano na lang yung gusto mo gawin namin. Hindi ko alam kung yun yung tamang attitude ng isang pangulo.
Oo. Na namumuno na. Oh, sige, suko kami. Kaling gusto mo, go. Para lang hindi, para hindi naman maapektuhan yung mga tao ko. Kung ano na yung gusto nyo, sige, bigay ko. Oo. Di ko alam kung dapat ganun, partner eh. Diba? For me, there's some other ways na pwede mo ilaban, sige. Na hindi mo naman i-give up yung karapatan mo. Give up mo yung parte ng karapatan natin eh. Nabawas ako si Susan eh. Diba? So, were you acting as a president during that time? Mm-hmm. Wala ka naman ibang maisip na paraan para na hindi mo naman i-give up yung karapatan na natin sa buong teritoryo natin. Uh-huh. I can't see the point na kapag hindi mo kaya, sige, bigay ko kalahati. Aking kalahati. Pwede ba yun? Oo. Tama. Diba? Mm. Hindi pwede yun eh. Half-half tayo. Alam, mali. Oo. Diba? Eh, kasi kung yun ang iniisip dati, diba, ng former administration partner, yung ganong klase strategiya, eh yung China eh, mayroon pa silang mas malalim eh, na plano dyan. Diba? Mas malalim pa ng plano kasi nandiyan na naka-ano partner eh, nakatayo ang mga struktura. Diba? Parang ang nangyari, tayo pa ang nakikiusap sa kanila. Diba? Parang tayo ang nakipag-usap. Parang tayo squatter sa sarili natin teritoryo. Kaya siguro, mas lalong lumaki ang ulo ng mga to. Mas lalong lumaki ang ulo. Kaya nga sabi nga ng isang partner, ng isang international maritime specialist, tawag ba, maritime specialist or analyst, ganun, partner. So it's about time for us, dito sa ating, tayo, yung gobyerno ngayon ng Pilipinas, para mag-isip ng bagong strategiya. Kasi palala ng sitwasyon. At talagang partner, palala ng palalang sitwasyon, at talagang sila ay naninindigan na ngayon sa kanila. Itong West Philippine Sea. Okay? Oo. At tayo pa ang nangihimaso ngayon diyan at lumalabag daw di umano sa kung ano yung mga batas na meron sila. Oo. Sabi nila, partner. Oo. Ilalaban nila kapag ka nasaktan yung kanilang sovereign niya. Oo. Diba? Sa kanyang kanilang maritime rights. Oo, you see? Doon sa ayungin yun. No. Samantalang very clear partner sa UNCLOS, atin yun. Nabisikin na yun. No. Diba? So, ano sovereign niya ba sinasabi ninyo? Prove it. Kaya niyo ipoprove it. Diba? Ano niyo ipoprove ito? Nasa inyo yan. Diba? Baka sa sarili niyo lang. Diba? Pwede ba naman sabihin, akin to without proving it to somebody to the authority. Diba? No. Eh, ang problema kasi dito, pinag-uusapan nila, maritime rights, sovereignty. Uh-huh. Eh, parang hindi naman sila, ang China, parang hindi naman sila kumikilala ng batas. Hindi naman kinikilala ang UNCLOS. Diba? So, yun yung mahirap doon. Tigas ulo lang talaga ang dating. Uh-huh. Diba? So, di natin alam. Diba, partner, kapag ba tayo ay talagang nasakad? Ang tanong natin, yung iba bang bansa na mas may kakayanan will come to our rescue? No. Yan ang talaga, partner. Hindi yung mahirap, di ba? Oo. Kaya, partner, hindi tayo dapat dumipende sa tulong din ng ibang bansa. Pero anong dapat natin gawin ngayon, partner? Kasi, partner, sabihin mo nga eh, mas lalong lumalala ang sitwasyon at sabi nga may banta nga sila ha sa ating sa atin, sabi pa niya baka kung patuloy yung ginagawa natin yung pagpapadala ng supply o yung resupply mission baka posible may potential consequences daw ang kakaharapin natin sa kanila. Siguro, partner, ang unang-unang dapat gawin natin, sa mga kababayan natin, magkaisatag. Unang-una yan, importante yung nagkakaisatag para sa bansa. Sa totoo lang, partner, ngayon, watak-watak kasi tayo dito sa politics. Watak-watak tayo ng idea about China.
marami ang nagsasabi na dapat ganito, so marami na niniwala doon. Mm-hmm. Diba? Na dapat pa nga daw, may nung nag-message yun sa partner, nag-comment. Dapat daw na, dapat lang daw na ganun ang gawin sa binati yung China, parang to that effect. Kasi nakasulong naman daw yung China, pinag-utang tayo, and everything. Kaya parang dapat lang na igalang, ganun yung comment sa isang vlog natin. So, pag ganun kasi isipin ng tao, partner, tapos yung mga politicians na pabor sa ginagawa ng China, di tayo kakaisa nun. Kasi yung ibang tao, maniniwala sa isang side, yung ibang Pilipino, maniniwala doon sa ibang side. So, watak tayo din. Watak-watak. So, di ko nga alam kung yan ang gustong tendency. Mm-mm. Para pag watak-watak tayo, di tayo unified. Oo. Anong so, ibig pag mo, unified, mas madali siyang bumagsak eh. Anong ibig mong diba? Sabihin, partner? Saan parte tayo magkaisa na magkakaisa tayo? Partner? Magkaisa saan? Partner. Oo. Kung dapat ilaban ang karapatan ng Pilipinas, sa teritory natin, ilaban. Mm-mm. Diba? Kung kaya talaga partner, saka unang, pangalawa partner, ihanda na natin sa sarili natin. Kung merong pondo na dapat ponduhan, tingin ko dapat doon sa ipo. Siyempre, maliban sa edukasyon, I hope sa edukasyon at iba mga departamento, hindi na kukurap yung pera. Kung nakukurap lang yung pera at na kukurakot lang, might as well, subuhos natin sa depensa. Mm-hmm. Although, siyempre, sa konstitusyon natin, sino ba dapat may number one na pondo? Hindi, edukasyon. Uh-huh. Eh, sana lahat nga ng pondo nalalagay sa edukasyon. Mm-hmm. Eh, parang hindi pa rin umukusad eh. Diba? So, yung mga hindi kailangan pondo pa, kung may ayuda, sige, in-afford na ayuda, ayos mabuti yung pera, kung makakatulong sa mga Pinoy na mga nasa lifeline natin po ng tulong, pwede sobra-sobra pa rin na nagagamit sa korupsyon, utang na noob mga politiko. Uh-oh. Huwag niyo muna isipin sa sarili niyo. Pagandaan naman natin kung anong kailangan ng mga armaments, mga, yun na nga, di ba? Vessel, dapat pagandahin. We have to upgrade ourselves, partner. Exactly. In terms of military matters, partner. Uh-huh. Kasi ito... Imagine mo, Father, anong klase yung vessel na naghahatid? No. Yung dekahoy lang. Pero hindi pa sa akin nun. dekahoy lang, partner. Although nandun naman, diba? Ginagard ng barko ng Philippine Coast Guard. Pero yung mismo nagsasagawa ng resupply mission, yun lang yata dekahoy lang ang yun. Kaya talagang... Oo. Yun lang yata ang kaya makalusot. Oo. Correct. Diba, partner? Or maybe, partner, pero, ayaw natin gumawit ng yung mga malalaking barko, baka yung mas lalong magiging malala yung sitwasyon. Hey, partner, hindi na ako sigurado doon sa masangakala nito. Tingin ko kasi baka mas mabilis siya. Okay. Ayun, ganong klaseng kahoy na gawa, baka mas madaling gamitin kung papunta doon sa may bandang pampang na kasi malapit sa iba, partner. Mm-mm. Baka yun talaga yun, hindi na pwede yung mga beses na bandak. Pero sana, kung ganun lang kaliit ang pwede, sana naman yung medyo upgraded din. Oo. Yun lang yun sa akin. Kapunta na natin ito. Yung mga politiko, ito sana ko nga ng pagkakaisa po. Yung mga politiko, kung meron kayong iba-ibang adhikain sa buhay, pero sa pagdidepensa sa bansa natin, against any intruder, pagbuhusan nyo na ito. Huwag nyo nang kurakutin yung pera dito. Pagbuhusan nyo na ito. Tama ka, partner. Also, train men and women. Siguro may portion na dapat matrain kung paano defend. Something to the effect, partner. You have to be ready. Oo. Exactly. Diba? Kasi, alam mo, partner, ito ngang parating sinasabi ni Xi Jinping, partner, sa kanyang mga sundalo. Maging handa kayo. Partner. Handa. Oo, maging handa kayo. Oh, parating until ito daw ngayon sinasabi niya, partner, sa kanyang mga sundalo every time na gumagawa, partner, ng tawag nito, parang formation ganun, na pag humaharap siya sa kanyang mga sundalo. Ito daw parating binabanggit ni Chinese President Xi Jinping sa kanyang mga sundalo. Maging handa kayo. So ang tanong, saan?
Para saan? Sa lahat. O, di ba? Para saan? Kami naman siyang kukunin teritoryo. Oh, exactly. Yun ang ano doon. Kasama na Taiwan noon, partner. Oo. Maging handa yung kanyang mga sundalo para makuha yung mga teritoryo. Tayo ang tanong dyan. Ano yung ginagawang paghahanda din natin para yan ay hindi makuha nila? Di ba? Kaya tama yung binabanggit mo nga, partner, kanina. Paano tayo magiging handa kung yung pondo naman, eh kung saan-saan lang, partner? Diba? Yun yun eh, partner. Ang daming pwedeng ihanda. Ang daming pwedeng... Hindi ako naniniwala ang konti yung pondo natin, partner. Ang daming lumalabas eh. Billions of pesos eh. Na hindi mo na alam kung saan napupunta, diba? So, ito nga... Although, siyempre, sinasabi, binibigay nga nila, oh, eh, kukulit na natin sa PI to, partner. Oo. Nasabi nila naman, hindi naman pondo ng ano yan, kongreso, di ba? Pero, siyempre, yung gulong-gulungan dyan, partner, alam mo na. Oo. May kinalaman daw, di ba? So, sana makonsensya. Ang sa akin lang, partner, magkaisa, yung mga kurakot, makonsensya. Ano, bansang Pilipinas muna isipin natin, hindi yung sarili. Oo. Diba? Yun lang. Bukas, partner. Kita pa karinigan tayo. Ako pa sa Talik Lekas na ipapalala. Huwag silugan na iyong karapatan. Samahan natin uli ang ating nag-iisang abogado ng bayan bukas, mga kasama. Ako naman po ang inyong Radyo Man Rod Marcelino.